Hello! How are you guys? Kumusta? Kumusta mga dudong, mga inday? Bitaw, pag-uusapan natin ngayon. Muntikan na po akong ma-offload dyan sa Pinas, papunta dito sa Dubai. Kala nyo ha, madaling pumunta dito. Yan po pag-uusapan natin. Comment down below po kung sino po yung muntikan ng ma-offload. Pero, nakarating pa din naman ang safe. Okay? Anyway guys, ganito po, nung natanggap ko na po yung papers ko galing po sa kapatid ko, galing sa Philippine Consulate, lahat ng papers na kailangan sa immigration, niready ko na po yung lahat ng mga original papers ko po, like passport, yung aking birth certificate, at saka konting pera po. Basta ganito po ang nangyari. Ayun, syempre iyakan portion kasi nagpaalam ako sa aking mga junakis. Sobrang ang hirap magpaalam, grabe, sobrang ang sakit-sakit sa dibdib. Pero, ay, kinaya ko naman. Kaya ayun, nung nandun na po kami sa ano, sa airport, syempre mag-check-in kayo. Tapos after nung check-in, nagbayad po kami nung ano, nung travel tax. Kano ba 'yon? Nasa 1,500 pesos. Ang nangyari, hindi kami nakapagdala ng peso. So, at least, nandyan pa yung sister ko. So, ayun, nakapagbayad kami. Dalawa kami ng aking pamangkin. Tapos, ayun na. Nung nandun na kami, syempre, kumpiyansa ka ba? Akala mo, okay na lahat, diretso-diretso. After nun, nagbayad kami, pumasok na kami, nandun na sa immigration. Syempre, natatakot ka na kasi question na lang sa portion na talaga ito. At saka, ayun, isang pilahan lang kami. So, depende kung sino yung mauna, eh, nauna yung pamangkin ko. Swerte niya kasi, sa babae siya. Gusto ko pa naman dun sa babae. Parang may feeling talaga ako nung time na yun. At ayaw ko dun sa lalaki. Parang feeling ko na mabusisi siya. Ay, yun na nga. Talagang, Diyos ko, napunta ako dun sa lalaki. Binigay ko na yung papers ko, lahat. At ang daming tanong, sino daw nag-visit visa sa akin. Inano naman sa papers, di ba? Nakalagay naman dun na sister ko. Pero sinagot ko pa rin siya. Ilang buwan. Tapos, may ticket ba ako? Nandun na yung ticket. Lahat-lahat nandoon na. Tapos, bigla akong parang parang pinapunta niya ako dun sa immigration office. Sabi ko, bakit kaya ako pinapapunta doon? Tapos nakita ko yung pamangkin ko, okay lang naman siya, tinatanong siya, parang ganun. Pero hindi ko na siya namalayan na nakaalis na siya. Tapos pumunta ako dun sa immigration, guys, sa office nila. Nakaupo ako dun. Sabi ko, wala, nakain ang mama, parang nakakatakot. Ano kayong gagawin nila sa akin? Tapos yun, nagantay ako, tapos dumating yung lalaki. Hala, tinanong na naman niya ulit ako kung ano, married na ako, saan nagtatrabaho yung asawa ko, magkano yung monthly income ko, ako mismo kung ano ang pinagkikitaan ko. Sabi ko naka-online business kasi naka-online business ako nung time na yon. Tapos ayun, tapos magkano daw yung pocket money. Ang daming tanong, guys. Parang sigurong hindi ko alam, gusto nilang under the table. Hindi ko alam ha, sorry ha, pero gusto ko talagang mag under the table pero hindi ko ginawa yun. Nag-follow na lang ako kung ano yung gusto niyang mangyari. Tapos binigyan niya ako ng papel, pilapan ko daw lahat yun. Parang ano siya, long bond paper. Ang dami, guys, sobra. At saka take note ha, 15 minutes na lang siya para mag-flight na kami. At saka yung sinakyan namin is Emirates Airlines. At yun, so lumabas ako dun sa office nila. Dun ako sa labas nag-fill up. Akalain nyo yun sa labas. Imagine nyo yun. Tapos yun, nag-fill up ako. Sabi ko, ano ba yan, Lord? Pero nagdasal ako kasi sabi ko, bakit? Bakit ganun, Lord? Bakit ang daming tanong? First time ko po talaga na yun na pala yung ma-offload ka. Akalain mo yun. Eh, malay ko ba? First time ko pong nangyari sa two times na nag-visit visa ko, yun lang po nung 2016 nangyari sa akin. So yun, nag-fill-up ako, pero sabi ko, alam mo, sa at the back of my mind, sabi ko parang hindi at ako makabalik ulit ng Dubai. So parang inano ko na lang sarili ko, okay lang,
pero sayang yung ano, yung ginastos ng sister ko. Siyempre, sabi ko okay lang yung mga damit ko, walang problema yon. Pero siyempre yung ginastos ng sister ko, tapos nakaano na yung mindset ko na babalik ulit ng Dubai, parang ganun ba. Pero sabi ko na lang, Lord, I will be done, Lord, kung ano man po ang mangyari. Kung makabalik ako ng Pinas, it's your will. Inaano ko na sa sarili ko na kung makabalik man ako ng Pinas, okay lang. Kasi nandyan yung dalawa kong anak, siguro hindi talaga ako para mag-Dubai ulit, mag-abroad ulit. Parang ganun, siguro wala na talaga akong chance, ganun. Tapos biglang lumapit yung parang flight attendant. Sabi niya, ma'am, hindi ka pa bubata po? Sabi ko, hindi pa po kasi ang daming mga tanong doon. Siyempre, nire-refer ko pa yung mga papers ng kapatid ko para pareho siya mag-coincide talaga. Kasi yung mga tanong niya, nasa papers naman lahat, pero tinatanong pa din nila ulit sa'yo. Para siguro to make it sure kung tama yung mga papers, yung nasa papers na receive nila, at kung the way ako magsagot. Eh syempre kapatid ko yon, so alam ko yung mga details sa kapatid ko. So hindi ako nahirapan kung saan siya nag-work, kung magkano sahod niya doon, kung saan ako titira, kung basta ganun, guys, sobra ang dami. Kaya yung pinilapan ko, alam mo, nanginginig yung kamay ko na nagpipilap ako doon sa ano na yon, yung form na yon. Hindi ko na binasa kung ano yung form na yon, basta pinilapan ko na lang siya. Sabi ng ano ng attendant, sabi niya 5 minutes na lang daw. Tapos biglang dumating yung ano, yung immigration officer. Sabi niya, ma'am, may kasama po ba kayo? Sabi ko, yes sir, yung pamangkin ko po. Sabi niya, ma'am, bakit hindi niyo sinabi? Sabi ko, hindi naman po kayo nagtanong, sir. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, ma'am, dali na, ma'am. Tatakal na daw niya yung passport ko. Oh my God. Sa tagal-tagal kung nag-antay, natataka niya yung passport ko, pinapapunta pa niya ako doon sa office nila. Ang daming interrogation, ang daming tanong na talagang, pero ano lang ako, kalma lang ako, basta ganun lang gawin niyo, guys. Kalmado lang kayo, huwag kayong magpanik, huwag kayong magpakita na talagang ano, pero talaga dipinsay, nanginginig ako. Tapos pray lang talaga kayo, talagang ayun. Tinatakan na, sobrang ang saya-saya ko. Sabi ko, my God, Lord, this is it na talaga. Alam mo, ginawa ko. Alam niyo yung ginawa ko, guys. As in, tumakbo ako. At sobrang nakakaya. Kasi bakit? Pagdating mo doon, ikaw na lang ang inaantay nila. Promise. Sabi ng pamangkin ko, tita, ano po ang nangyari? Sabi ko, my God, ang daming tanong sa akin. Sabi niya sa akin, wala naman. Sabi kasi, first time mo ba? Sabi, oo, first time niya. Walang tanong sa kanya, tinatakan lang. Sa akin, OMG, ang dami. Tapos naalala ko na ano pala, second time ko na palang nag-visit visa. Nung first time ko, yung kasama ko, yung pamangkin ng asawa ko, nakalimutan ko kasi nasabi ko pala na first time, sorry talaga, guys. So dapat sabihin niyo talaga, siguro, oo nga, may mali ako. Tapos siguro na-detect nila sa computer na it's my second time na nag-visit visa, same na country siya. Kaya ayun, talagang buti na lang, dalawa pala kami na nag-travel, so okay na siya. Biglang nag-iba yung ihip ng, yung biglang dun ko na nakita na nakangiti yung ano, yung immigration office. Sabi ko, ah, mabait pala siya. At least, wala talaga yung mga ano, yung magbibigay ka under the table. Wala talaga yun, siguro talagang ginagawa lang nila yung job nila as officer sa immigration. Talagang ganun talaga sila. Syempre ikaw, first time mong ma-interrogate, akala ko talaga ma-offload ako, guys. Pero thanks to God, talagang it's will niya na makabalik ako ng Dubai. So careful lang kayo, guys. Tsaka tips ko lang sa inyo, dalhin nyo lahat yung original papers kasi hahanapin nila, aside yung mga original na pinadala sa inyo galing sa Philippine Consulate sa Dubai, na pinadala sa Pinas. So pagdating sa immigration, hahanapin pa din nila. At saka make sure yung birth certificate, walang ano, same sa passport nyo, wala pong mali, everything. Kasi pag may mali, naku, sorry guys, hindi talaga, as in wala. Kasi may isa na may ganun na problem, kaya nakakaawa din. Alam mo yung pagod mo, yung syempre yung pera na
pinaglaanan ng nag-visit visa sa'yo, especially sa sister ko, talagang, oh my God. Pero at least, nandito na ako. So, yun lang talaga guys. Muntika na talaga akong ma-offload. Pero naagapan ko. So, kung sino man sa inyo na na-offload, sana po mag-comment kayo, mag-share po kayo kung ano yung mga tips nyo at paano nyo po nalagpasan yon. At sana po may nakuha kayong munting idea para hindi kayo ma-offload sa ano sa Pinas, diyan sa Philippine immigration. So ihanda niyo na lang po ang sarili niyo, basta enjoy niyo na lang po yung trip niyo at huwag masyadong kumpiyansa, mag-pray, magdasal po kayo bago po ano bago kayo pupunta sa ano sa immigration, sa mga officer, lalo na po sa mga pag nagtanong, sagutin niyo lang po ng maayos, ganun lang po, at huwag parang nanginginig ganun. I mean, be confident. Ganun lang siya. At saka, yun lang guys. Salamat, salamat sa inyo. Salamat sa panonood nyo. See you sa next video ko. Thank you guys. Bye.